Ang Sampung Utos, Ikadalawampung Kabanata. Sinabi ng Panginoon, "Ako ang Panginoon na inyong Diyos, na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos, maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin. Dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos, ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Pinaparusahan ko ang mga nagkakasala sa akin, pati na ang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon ng mga napopuot sa akin. Pero ipinapakita ko ang aking pagmamahal sa napakaraming henerasyon na nagmamahal sa akin at sumusunod sa mga utos ko. Huwag ninyong gagamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos ang magpaparusa sa sino mang gagamit ng pangalan ko sa walang kabuluhan. Alalahanin ninyo ang araw ng pamamahinga at gawin ninyo itong natatanging araw para sa akin. Magtrabaho kayo sa loob ng anim na araw, pero ang ikapitong araw, ang araw ng pamamahinga, ay italaga ninyo para sa akin, ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon, pati ang inyong mga anak, mga alipin, mga hayop, o ang mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo. Dahil sa loob ng anim na araw, nilikha ko ang langit, ang lupa, ang dagat, at ang lahat ng naririto. Pero nagpahinga ako sa ikapitong araw. Kaya pinagpala ko ang araw ng pamamahinga at ginawa itong natatanging araw para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina para mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinibigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi ng hindi totoo sa inyong kapwa. Huwag ninyong pagnanasahan ang bahay ng inyong kapwa o ang kanyang asawa, mga alipin, mga hayop o alinmang pag-aari niya. Nang marinig ng mga tao ang kulog at ang tunog ng trumpeta at nang makita nila ang kidlat at ang bundok na umuusok, nanginig sila sa takot. Tumayo sila sa malayo at sinabi kay Moises, "Kayo na lang ang magsalita sa amin at makikinig kami. Huwag na po ang Diyos at baka mamatay kami." Kaya sinabi ni Moises sa mga tao, "Huwag kayong matakot dahil pumunta ang Panginoon dito para subukin kayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at magkaroon kayo ng takot sa kanya at nang hindi kayo magkasala." Tumayo ang mga tao sa malayo habang si Moises ay lumalapit sa makapal na ulap kung saan naroon ang Diyos. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo ito sa mga Israelita, nakita ninyo na nakipag-usap ako sa inyo mula sa langit, kaya huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosang tilak o ginto para sambahin kasama ng pagsamba sa akin. Gumawa kayo ng altar na lupa para sa akin, at gawin ninyo itong pag-aalaya ng inyong mga tupa, kambing, at mga baka, bilang handog na sinusunog at handog para sa mabuting relasyon. Gawin ninyo ito sa lugar na pinili ko para sambahin ako, at doon ay pupuntahan ko kayo at pagpapalain. Kung gagawa kayo ng altar na bato para sa akin, huwag ninyong tatapyasin, dahil kung gagamitan ninyo ito ng sinsel, hindi na ito karapat dapat gamitin sa paghahandog sa akin. At huwag din kayong gagawa ng altar na may hagdan, dahil baka masilipan kayo sa pag-akyat ninyo.